Hello po mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 4 at dapat buo pa rin yung ating mga puso, buo pa rin yung ating paglalakbay para po magtupad natin ang ating mga pangarap sa buhay. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Saan man kayo naroroon. Mga minamahal kong kaibigan, sa araw na ito, pinapalalahanan po tayo ng Panginoon na laging lumapit sa Kanya, laging humingi ng tulong sa Kanya dahil hindi po lahat ng panahon tayo po'y malusog, tayo po'y masaya, may pagkakataon na tayo po'y malungkot, mahina at kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa ating mabuting balita, sa araw na ito, mayroong magkaibigan, nagsikap, nag-take effort para dalhin ang kanilang kaibigan na may sakit na paralytic, dalhin sa ating Panginoong Hesus para mapagaling. Dahil alam ng mga kaibigan na ito or magkaibigan na ito na ang kanilang kaibigan ay hirap na sa kanilang kalagayan, kaya naawa ang kanilang ang magkaibigan, kaya inilapit nila ito sa ating Panginoon. At dahil nakita ng ating Panginoon Jesus ang kanilang pananampalataya, ang kanilang sinseridad para mailapit ang kanilang kaibigan na may sakit, naawa ang ating Panginoon Jesus sa kanilang kaibigan na nahihirapan. Ganito din siguro pong mangyayari sa atin na every time na meron po tayo dinudulog sa Diyos at humihingi po tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesus, pinagbibigyan po tayo. Hindi po tayo ayawan ng Panginoon hanggat meron po tayong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan na tayo po'y pagkalooban niya ng mga kailangan natin, matatanggap po natin. At sabi po sa ating Panginoon, pinagagaling ka na iyong pananampalataya at dahil dyan, bumangon ka. So, simple lang po. Kailangan muna natin magtiwala at hayaan ang mga taong nagpapahalaga sa atin. Hayaan ang mga tao na tanggapin ang kanilang mga pag-alala sa atin, yung care, yung pag-aalaga, yung concern. Dapat pahalagaan po natin yun. May mga tao sa ating paligid na laging nagmamalasakit sa atin pero minsan hindi po natin sila napapansin dahil minsan negative ang ating pagtingin sa kanila. Pero hindi po lahat ng mga tao na sa paligid natin ay mga niga. May mga tao din na laging nagmamalasakit, nagmamahal ng totoo sa atin, kaya pahalagahan po natin sila. Tulad ng magkaibigan, may pagmamahal at pagmalasakit sila sa kanilang may sakit na kaibigan, kaya may nangyaring kabutihan at doon po lumalalim ang kanilang relasyon, pagkakaibigan. Ganito din po ang mangyayari sa atin. Kung hinahayaan po natin na tayo po'y gabayan at akayin sa ating Panginoon, may mabubuong mabuting relasyon. Hindi lang sa ating mga kaibigan, pamilya, kundi sa ating Panginoong Hesukristo na tanging nagbibigay ng mga bagay na kailangan natin. Kaya huwag ma-discourage, huwag mawala ng pag-asa, always come to Jesus. Dahil mahal na mahal niya tayo at kailangan lumapit po tayo para po sa ating pangangailangan dahil kailangan natin ang Panginoon. Muli, God bless po. Ito po si Brodo Maco, yan yung kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat. God bless, dalaygon ang Diyos.